ha, kundi kumakayod ka rin. Kasi once na mabalitaan ito ng lalaki na ikaw mismo ay kumakayod para sa sarili mo na dumami pa or mas dumami pa yung pera mo sa ex mo, yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan pa natin ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin sa video na ito. Isang, paghihiganti kung saan masasaktan ang lalaki o yung ex mo. Okay? So ito mga utol, ituturo ko sa inyo or isisiwalat ko sa inyo bilang lalaki na rin ha, na kung saan kami masasaktan sa paghihiganti ng isang babae. Lalong-lalo na kapag niloko ka, ipinagpalit ka, bigla ka nalang iniwan, or ganun man isang, yung bigla ka nalang binaliwala. Okay? So ito mga utula, ituturo ko sa inyo na kung saan talaga masasaktan ng lubusan yung isang lalaki. Kung ano ba yung dapat na paghihiganti na dapat rin ninyong gawin. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una, isang, magpaganda at magpa-sexy. Yes. Ito mga utula, matik na talaga to pagdating sa mga kababaihan. Na kapag iniwan ka or ipinagpalit ka, kailangan talaga is magpaganda ka at saka magpa-sexy. Huwag mong hayaan utol na hindi ka lumevel up, na hindi ka mag-e-improve. Na dyan ka na lang magmumukmuk, hindi ka babangon, iyak ka na lang ng iyak, kukulong ka sa kwarto, huwag ganun. Ha, kasi hindi talaga makakaramdam ng kirot or ng sakit yung lalaking nang iwan sa'yo kung hindi ka malang magle-level up, kung hindi ka malang mag-a-upgrade. Okay, so kailangan is, bigyan rin natin siya hanang gawain na kung saan is, masasayangan siya or manghihinayang kung bakit ka iniwan. So ganun pa man mga utula, kasi kung makita ka ng lalaki na, uy, ang ganda na niya, ang sexy niya na. So talaga magsisisi yung lalaki. The which is masasaktan din yung ego niya. Okay? So yun ha, and then ito. Yung pangalawa natin is huwag kibuin. Yes, of course. Kapag niloko ka, or kapag iniwan ka, or ipinagpalit ka utol, huwag ka nang maghabol. Huwag ka nang magbitawan ng mga mensahe na sobrang haba. Ha, o kung ano-ano pa dyan, na katanungan na maghihingi ka sa kanya ng explanations, or ng validations, huwag na. Klarong-klaro na yan utol na kung ano yung pinakita niya sa'yo, ha, na panluloko, is yun na yung paniniwalaan mo. Okay? So hindi mo na kailangan ng explanations, kundi huwag mo na siyang kibuin. Huwag mo na siyang habulin. Ha, huwag na huwag ka talaga magparamdam kahit anong habol niya sa'yo, kahit anong paghihingi niya sa'yo ng sorry. Ha, kung nagmamakaawa man siya, huwag mo nang pansinin utol. Mas masasaktan yung lalaki kapag hindi mo pinapansin or kapag hindi mo sinisin yung mga message niya. Kapag hindi mo siya kinikibo. Okay? So yun ha, and then ito. Yung pangatlo natin is mag-boyfriend ng mas gwapo. Yes! Ito ha, actually sa totoo lang, masasaktan talaga yung lalaki dito. Ha, kasi kung mag-boyfriend ka lang din naman ng bago, ito make sure mo lang ha, na hindi lang hanggang sa gwapo or hindi lang hanggang sa kapugian. Kundi yung mabait din. Na which is may laman din yung puso utol. Ha? So ito, kasi kung mag-boyfriend ka lang din naman ang mas pangit pa sa kanya, hinding-hindi yan magsisisi utol. Hinding-hindi yan makakaramdam ng sakit. At saka hinding-hindi talaga yan magsiselos or parang yung tipong baliwala lang sa kanya. Ha? Pero kung mag-boyfriend ka ng mas gwapo pa sa kanya utol, for sure talaga na masasaktan yung lalaki or yung ex mo. Na uy, ang pogi nang ipinagpalit sa akin. So ang dating kasi neto utol is parang basura lang din siya sa'yo. Hala, yun lang din pala yung pagtingin mo sa kanya. Kasi naghanap ka ng mas gwapo eh. Okay? So yun, napaka-epektibo po ha, ng gawain na ito utol. Subukan mo lang. Okay? So yun, and then ito. Yung pang-apat natin is makipag-live-in. Yes. Ito ha, lalong-lalo na kapag yung boyfriend mo or yung ex mo is hindi ka pumayag na makipag-live-in sa kanya. Na hindi ka sumama, matagal ka na niyang inaaya na, uy, pwede bang mag-live-in na tayo? Pero hindi ka sumasama. Pero ito ngayon, nang niloko ka na, ipinagpalit ka, and then, kapag nakahanap ka ng boyfriend, let's say, mas gwapo, is, mas mainam utol ay makipag-live-in ka. Once kasi na mabalitaan ito ng ex mo, na, uy, bakit sa akin hindi ka nakipag-live-in? Tapos sa lalaking yan is nakipag-live-in ka na?
porkit gwapo, porkit pogi, ha? Masasakdan din talaga yung ego ng lalaki. Na for sure utol, makakahigante ka sa kanya. Okay? And then siguraduhin mo lang, yung lalaki na i-live-in mo is karapat-dapat at saka sobrang bait na yung tipong siya at siya na talaga. Ha? Huwag naman niya, hindi porkit makipag-live-in ka na lang is pipili or hindi ka na lang pipili ng lalaki. Kahit sino na lang, huwag ganun. Ha? Kailangan is marunong ka pa rin mapagmatsyag. Okay? So yon. And then ito, yung panglima natin is magpabuntis. Oh no! Yes. Ito ha, isa pa ito. Ha, again, uulitin ko. Once na naghanap ka ng boyfriend na mas gwapo and then nakipag-live-in ka, same thing na rin sa kung magpabuntis ka. Make sure mo muna yung lalaki is karapat-dapat talaga na siyang siya na, na minamahal ka ng totoo at saka seryoso sa'yo. Hindi yung kahit sino-sino na lang. Kasi once na mabalitaan din ito ng ex mo na nagpabuntis ka na, or let's say nabalitaan niya na, uy, buntis na siya. Ang bilis naman ha. So and then kapag makita pa niya na masaya, ha, masaya ka na sa feeling ng iba, lalong-lalo na sa lalaki, na which is mas gwapo sa kanya, talagang masasaktan din yung lalaki. Uy, bakit sa akin dati, hindi niya naman ginawa to, ayaw niya magpabuntis, ngayon is, nagpabuntis na siya, nakipag-settle down na, yes, utol. Ha, matatamaan rin talaga yung ego ng lalaki dito, or yung ex mo. Okay? So yun. And then ito, yung panghuli natin is, maghanap ng source of income. Yes, napaka-importante talaga nito, utol. Na kailangan talaga is meron ka rin sariling source of income. Ha, kasi mas malaking paghihiganti ito kung ikaw ay magiging successful someday. Ha, na nakamit mo yung mga pangarap mo, no, which is hindi ka dumepende sa lalaki. Ha, kundi kumakayod ka rin. Kasi once na mabalitaan ito ng lalaki na ikaw mismo ay kumakayod para sa sarili mo, na dumami pa or mas dumami pa yung pera mo sa ex mo, yes! Ah, talagang masakit din ito pagdating sa ex mo. So kahit hindi man ganun kayaman or kahit hindi mo man nalagpasan, ang importante dito is nakayanan mo, utol. Ha, lalong-lalo na kapag yung ex mo is pinamumukha sa'yo na parang pera lang yung habol mo, natamad ka, ha, na pera lang yung habol mo sa kanya, and then ito ngayon, naging successful ka. Ha, may sarili ka ng source of income. Kasi ganun pa man mga utol, once na nakayanan mo yung lahat-lahat ng ito, na nagtagumpay ka rin sa iyong buhay, malaking sampal din ito sa ex mo. Yes. Hana, mababalitaan niya talaga na, uy, nagtagumpay na siya, masaya na siya ngayon, ha, nakamit niya na yung mga pangarap niya, or di kaya isa may sarili na rin siyang source of income. Yes. Ha? So, which is, malaking paghihiganti na ito, na ikaw rin mismo ay makakaramdam ng ligaya. Hana, mas mainam din, utol, kung makamit mo yung lahat-lahat ng ito, huwag mo nang intindihin pa yung ex mo. At saka huwag na huwag mo rin talagang gawin ito para sa ex mo. Kundi gawin mo ang lahat-lahat ng bagay na ito na kung saan mas ikaliligaya mo. Okay? Sino po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. And then ito syempre, mag-shoutout tayo. Ito ha, shoutout kay Emma Pisimo. Yes, Emma Pisimo, shoutout sa iyo madam, na which is may nagpapa-shoutout. Ha, shoutout sa iyo at saka sa nag-send sa akin nito, shoutout na rin sa iyo. Alam mo na kung sino ka. Okay? So yun. And then si Shasha Shane from Baguio. Yes, na palagi itong nagpapa-shoutout na ha. Madam, thank you talaga. Maraming salamat din. And then si Cecilia Angelo. Ayan, Cecilia Angelo. Madam, maraming salamat din. At saka shoutout sa iyo. And then, shoutout na rin sa inyong lahat dyan. Mga OFWs natin. At saka yung mga nandito na rin sa Pinas. Ingat lang kayo mga utol ha. So yun lang po. Maraming salamat. At saka sa mga gusto pala akong makausap one-on-one. Ha? PM nyo lang yung aking Facebook page na Payong Kaibigan ni Kito. Okay? And then, pakifollow na lang din. At saka sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, alam nyo na yung dapat ninyong gawin para ma-notify kayo once may mga bago tayong upload Payong videos. Okay? At saka sa kung gusto nyo pang mag-level up talaga yung buhay ninyo, subscribe din na utol. So yun lang po. Maraming salamat talaga. So ingat kayo ha. God bless and babush! Binigay ko lang at para wala kang masabi.